Sa Palawan na po ang isang grupo ng mga eksperto mula sa U.S. Navy para tumulong sa pag-alis ng sumatsad na barkong pagdigma ng Amerika sa Tubataha Reef. 24 oras na rin ginabantayan ng ating militar ang sitwasyon sa Tubataha. At yan ay para matiyak na hindi na lalawig pa ang pinsalang dulot ng sumatsad na barko. Mula sa lungsod ng Puerto Princesa, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric! Yes, Mike, nandito na rin sa may Puerto Princesa ang base command ng mga Amerikano na tutulong para tiyaking hindi na tuluyang makapaminsala ang USS Gajan na sumadsad sa may Tubataha Reef simula pa nitong nakaraang Webes. Tuluyan ang sumadsad sa coral reef sa Tubataha ang U.S. warship na USS Gajan. Ayon mismo sa report na nakuha ng DOTC, dinala ng malakas na alon at hangin ang Navy vessel. Kaya pumihit ito ng 90 degrees bago sumampa sa reef. The vessel is currently broached, meaning it is parallel to the reef and heavily grounded. The probability of moving and damaging further parts of the reef is basically brought to a minimum. Ayon sa Tubataha Management Office, nananatiling maalon at mahangin sa Tubataha. At kung magpapatuloy daw ang ganitong sitwasyon, mas nakakatakot ang magiging epekto sa mga coral sa paligid. Kung 17, medyo maliit pa yung damage, pero dahil nga amihan ngayon, napakalalakas ng alon at saka ng hangin, pumihit sila. Siyempre, you know, parang buong boat na yung nakapatong, so malaki na yung damage. Sa kabila nito, tumulak pa rin papuntang Tubataha ang mga U.S. Navy expert. Pag-aaralan nila kung paano mayaalis sa lugar ang warship na isang minesweeper. Sabi ng palasyo, pinag-aaralan pa kung paano tatanggalin ang USS Gajan sa Tubataha nang hindi lumalaki ang mga nawasak na nito. We wanted to make sure that we be proactive in this, we minimize damage. We should have a close coordination with the Americans, that we shouldn't just allow them to conduct their salvage operations on their own. Nasa bansa na raw at nakabase dito sa Puerto Princesa ang commander ng Task Force 73 ng U.S. Navy na si Admiral Thomas Carney na siyang mga ngasiwan ng pang-salvage sa USS Gajan. Dineploy na rin malapit sa Tubataha ang mga barko ng Coast Guard para mag-imbestiga at para abatan ang anumang pagtagas ng langis. Ayon sa TMO, umaabot sa mula 5 hanggang 60 talampakan ang lalim ng coral reef mula sa sea level. Hanggang sa oras po na ito ay wala pa tayong nakukuhang assurance na pananagutan nila yung penalties and fines na nakalakip sa Tubataha law. So I'm not saying that we will not press charges, you know, definitely. Baka it will become necessary because we have no other recourse. Mike, hanggang sa ngayon, maging ang mga forces natin o itong mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy at maging ng Coast Guard ay nakaistasyon pa rin dun sa may malapit sa site ng USS Gajan. Gayunpaman daw ay nandun lamang sila sa distance na around more or less mga 6 kilometers bilang alinsunod na rin daw sa batas pandagat. Mike? Maraming salamat, Cedric Castillo.